Ngayong October 8, 11 a.m. na ng umaga, on the way na kami nito sa hospital. Ngayon ang surgery ni Michael. Pasimple nga akong nag-camera kasi ayaw niya talaga ng mga video-video. Ano siya? Hindi siya mahilig sa mga video-video na yan. So ayan, pasimple lang. Siya ang nagda-drive this time. From Pocomoc City hanggang Salisbury, siguro mga 40 to 40 minutes drive. At nandito na nga tayo sa hospital. Ito ang Tidal Health dito sa Salisbury, Maryland. Dito sa Salisbury, malalaki talaga ang mga hospital din dito. So dito natin siya idadrop off. At mamaya dito ko rin siya susunduin. Since kasama ko ang mga bata, si Michael na lang ang pumasok. Sa ganitong pagkakataon, lagi kong nire-remind yung sarili ko na dapat mas matatag ako. Okay, na idrop off na si Michael at kasama ko yung mga bata. So right now, hindi ko pa nga alam kung saan kami pupunta pero siguro magla-lunch na lang muna kami. Nag-lunch kami sa Chick-fil-A kanina, tapos after nga niya, nag-isip ako kung saan kami pupunta ng mga bata. Ang gusto ko sana ay yung malapit lang din sa hospital para pag tumawag yung doktor na okay na si Michael, makakapunta kami agad. So naisip ko dito na lang sa park kasi may malapit na park nga dito. Ito ang Salisbury City Park. So ito mga sobrang lapit lang nito sa hospital. Mga 5 minutes drive lang. At yung park nga dito kung makikita natin ay talagang malaki din. Tsaka today walang masyadong tao. Kasi nga mostly ng mga bata ay nasa school pa. Today sa totoo lang hindi ko na pinapasok ang mga bata kasi wala akong time magsundo habang si Michael naman nasa operating room. Usually kasi ang labasan nila nasa 2:38 si Nia, 2:38 ng hapon. At si Ronnie naman ay around mga 3:17 ng hapon. Today, first time naming pumunta dito sa park na to kasi ito nga ay medyo malayo din sa bahay. Mahilig din kami ni Niyang pumunta sa mga park pero yung malapit lang. At dito nga makikita natin, napakaganda rin ang park nila. Ang daming mga water lilies. Tapos dito makikita mo rin ang mga geese. Kapag summertime, mas maraming geese ang nandito. At dahil nga fall na, konti na lang na geese ang natitira. Kapag medyo lumamig, umaalis ang mga geese pumupunta sa ibang lugar. Si Nia excited na makita yung mga geese ng malapitan. Tumatakbo siya para makita yung mga geese. Tapos yung mga geese naman umaalis. Takot yan sila sa tao. Ang mga geese dito ay pinababayaan lang at yan po ay bawal din hulihin. Kapag yan ay nasa park, bawal yan silang hulihin. Pero ang alam ko, may mga place na pwede silang hulihin kapag hunting season lang. Para siguro makontrol ang pagdami rin nila. So dito nga, pinabayaan ko lang muna si Niyang maglaro. Si Ronnie naman, ayaw sumama. So naiwan siya sa sasakyan habang si Nia, pinaglalaro ko muna dito. Sabi ko kay Nia, sama ka sa akin, ano tayo, tawid tayo dito sa may tulay. Pero parang natatakot siya. Ay kaganda po naman talaga. Kasi dito kapag sa nasa kalagitnaan ka ng tulay, makikita mo lahat. Tingnan mo kung gaano kaganda. Pero kanina habang nandito ko, nagdadasal ako na sana maging okay si Michael. Na sana maging successful yung operation niya at makarecover siya ng mas mabilis. Pero alam mo, napakahirap talaga kapag may isa sa pamilya natin yung nasa ganitong sitwasyon. Hindi mo maiiwasang mag-isip. Pero wala din naman tayong magagawa at kailangan lang natin talaga na magdasal at ipaubaya natin sa Diyos ang lahat. Yung pagpunta ko dito sa park kahit papano nakatulong. Kasi kung makikita mo, napakaganda ng tanawin kahit papano ay makakapag-relax yung isip mo. Napakaganda talaga ng tanawin kapag maraming mga puno. Tapos nai-imagine nyo rin ba na kapag November na dito, pati yung mga puno, nagbabago na ng mga kulay. Yung iba nag-i-start ng magbago katulad nito, pero hindi pa masyado. Tapos yung iba nga nalalaglag na rin yung mga dahon. Kapag mas medyo lumamig na by November, makikita na natin yung malaking pagbabago ng mga puno. Yung ibang dahon nagiging yellow, yung iba orange, yung iba violet, yung iba yellow-green. Ay talaga namang napakaganda rin po talaga ng fall. Tsaka pag fall dito, kapag taglagas, medyo lumalamig na rin ang panahon. Napalingon ako dito sa may bandang tulay at tingnan mo yung nakita natin.
Ang daming mga turtle. Ayan oh, pila-pila sila. Nakapatong sila dito sa may kahoy. Ang dami. Tingnan mo oh. 1, 2, 3, 4, 5. Siguro mga 8 ang nandito. Ay hindi, mayroon pa sa pinakadulo. Siguro ayan yung parang pahingahan nila. And for sure siguro may ano din dito, may mga isda. Naaalala ko tuloy nung nagkakrabbing ako dati sa Ocean City. Tapos ang umakyat doon sa pinakabit, eh ano nga, yung turtle. Kapag ganun, binabalik lang sila sa tubig kasi yan po ay bawal din hulihin. Sabi ko kay niya, tingnan niya yung mga turtle. Ayan o, natuwang-tuwa naman siya. Around 3:30, bumalik na ako sa hospital at by 4 o'clock, na-discharge na si Michael. Magdadrive na ako pa uwi at maraming pong salamat sa mga prayers nyo. Good morning, Pilipinas! Sa mga nangangailangan ng tulong about sa visa application dito sa US, i-message nyo si Aldrin Blug. Use code Karen for inquiry.